Ang pagmamahala ng dalawang magkapatid na babae ay maaaring maging kasingtibay ng pagmamahal ng isang ina sa anak. Pero madali rin itong maging marupok at maging biktima ng komplikasyon na dala ng buhay at ng puso. Tunghayan natin ang isang kwentong hango sa North Cotabato. Ate, paglaki ko, gusto kong maging sekretarya. Nakita ko yung sekretarya ni Mr. Montenegro. May ginagamit siya. Yung parang square na maingay. Tapos maraming pindutan, parang ganito. Gusto ko rin gumamit ng ganun, ate. Oo, typewriter ata yung tawag dun eh. Alam mo, huwag ka magalala kulit. Gagawin ng ating lahat ng makakaya niya para makapagpapos ka ng pag-aaral para pwede kang maging sekretarya o kahit anong gusto mo. Ay, huwag ka lulusong dun sa malalim, ha? Malakas ang agos doon, baka matangay ka. Apa! Hoy! Okay! Sali ka daw sa Bismalinaw sa pesta! Siguradong panalo ka doon sa ganda na takad mo! Hoy kayo, magsitigil nga kayo! Wala namang ginagawa sa inyong tawa! Baka gusto niyo sumbong kayo sa mga magulang niyo! Agnes! 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 Ako! Ginanot mo naman ako! Akala ko nalunod ka na. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Diyos ko! Dear Charo, bago namatay ang aming tatay, ibinili niyang huwag kong pababayaan ang aming pamilya. Dahil panganay sa siyam na anak, isinapuso ko ang pangakong yun. Sa aking mga kapatid, pinakamalapit ako kay Agnes na bunso naming babae. Ipinanganak siyang may kapansanan kaya ganoon na lang siguro ang malasakit at pag-aaruga ko sa kanya. Pero sa kabila ng pagpupursige, mahirap ang naging buhay namin. Tama to. April, Barlaan! Naman tayo maghihintay ng anihan natin. Ate, oh. Hindi natin alam kung tatagal ng isang linggo itong kinita natin. Di na bale. Malapit na rin naman tayong umani ng gulay kina Mr. Montenegro eh. Ana, Cornelio! Ate, eto na. Oh, sige na. Muna na kayo sa bahay. Baka hinanap pa kayo ng nanay. Sige, ate. Kailangan tulong. Mamimitas muna ako ng panghapunan sa gubat, ha? Ay, Mayongo! Muna na kayo. Sige, ate. Ingat, ha? Ang dami naman yata niyan. Bakit ba kasi nandito yung lalaking yan? Di ba sabi mo, nagtanong siya sa'yo kung pwede siya manligaw? Sabi mo, bahala siya. Eh, kaya ko lang naman sinabi yun para layuan na ako eh. Biruin mo unang beses namin magkakausap, tapos panliligaw ka agad ang gusto. Di ka lang ata sanay na may manligaw sa'yo, ate. Di ba dapat matuwa ka? Kasi yung mga ibang babae gusto laging nililigawan. Sa tingin mo, ate, may manliligaw rin ba sa akin paglaki ko? Oo naman. Ganda-ganda mo eh. Naku, sigurado ako mahaba ang pila ng mga manliligaw mo sa labas ng bahay. Sa tingin mo, ate? Oo naman, ang ganda-ganda mo kaya. Ay naku, sa sobrang dami nila, kailangan ko pa silang paghahampasin ng walis para lang umalis. Resi! Anak! May bisita ka! Pasensya ka na sa akin kahapon kung nabigla kita. Alam mo, Presi, matagal na kita talagang gustong lapitan eh. Gustong kilalanin. Kaya lang kasi,
natutorpe ko eh. Sa totoo lang, ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya sana lulubos-lubusin ko na. Kung okay lang sana, Presi, pwede bang dumalaw ulit ako dito bukas? Presi? Ay, pasensya ka na, ano nga ulit yun? Yung kapatid ko si Agnes, hindi kakulitan kasi talaga yung pasensya ka na, ha? Naintindihan ko. Alam mo kasi, may mga kapatid din ako babae. Sa totoo nga lang, 18 kami lahat. 18? Namin yun naman. Oo, kaya nga magulo sa bahay namin eh. Pero masaya. Malapit ka sa mga kapatid mo? Oo naman. Huli ka! Nagpatuloy si Lando ng panliligaw sa akin. Unti-unti, lumambot ang puso ko dahil sa kanyang kabaitan. Hindi lang sa akin, kundi pati sa aking pamilya. Di nagtagal, ay inaya na niya akong magpakasal. Presi! Malapit lang yung bahay ko dito sa bahay ni Lando. Pag nagkaroon ka ng problema, puntahan mo lang ako, ha? Ay! Sininang talaga. Kakakasal pa lang namin asawa ko, problema ka agad binubungad ko. Ay, talaga. Tip lang yun, di ba, Mali? Oo naman. Lado, siya ko na. Matawag na eh. Buksan ko na muna ito. Sige. Mauna na ako. Natutuwa ako para sa iyo, anak. Alam ko magiging maigi ang buhay mo kay Lando. May sarili siyang bahay, lupa, pati kalabaw. Ay, huwag ko kayong mag-alala. Kahit may asawa na ako, ikaw na lang. Hindi ko kayo pababayaan. Sabi din naman ni Lando, tutulungan niya kahit na. Huwag mo na kaming isipin. Di ba, may trabaho naman si Lito. Siyang bahala sa amin. Tsaka, ilang taon mo rin na mainom ang pamilya mo kaysa sa sarili mo. Mahal mo na ang sarili mo ngayon. Kain ka naman, tumatama mo na. Nay, nasan ko ba si Agnes? Kanina ko pa ko siya hinahanap eh. Ako, nandiyan lang yan sa tapit-tapit. Sige, kasi gusto mo nang mabisita. Ako na dito. Sige ha. Agnes? Agnes? Oh, mag-isa ka. Pagkatapos ng handaan, dun ka na ba uuwi sa bahay ni Kuya Lando? Oo. Pwede bang bukas ka na lang pumunta dun? Nakukulit, hindi pwede. Ba't di kasi pwedeng si Kuya Lando na lang yung lumipat dito? Agnes, mag-asawa na kami ng Kuya Lando mo. Siyempre, kailangan namin ng sariling bahay. Huwag kang mag-alala. Lagi naman kitang dadalawin eh. Ikaw rin. Pwede kang bumisita sa bahay kahit kailan mo gusto. Malapit lang naman kami. Hindi na kita makakatabing matulog. Di na tayo laging magkasama. At sabi ni Nanay, pag nagkaroon ka na ng sarili mong mga anak, makakalimutan mo na ako. Naku, paano naman mangyayari yun? Eh, ikaw nga ang baby damulag ko, di ba? Ikaw ang panganay ko, Mamimiss kita, ate. Mamimiss din kita, Agnes. Kontento na ako noon sa buhay ko. At lalo pang nadagdagan ng aking saya nang biyayaan kami ni Lando ng aming panganay na si Patrick. Pero may hangganan pala ang sayang iyon. Presi, sigurado ka bang ayos lang kay Lando na hihiram ako uli ng pera? Kasi
Wala pang tag-ani eh. Nagtatrabaho nga si Nalito, kaso talagang, alam mo na, sa eskwela, kila Agnes, kila Jose, kila Pablo. Wala akong kaso yun, Nay. Huwag ko kayo mag-alala. Walang problema. Ay, Lando, salamat ha. Babayaran kita sa susunod na tag-ani. Saka magtatrabaho din ako kasama ng mga anak ko. Tutal, wala na rin naman ako mga maliliit na mga anak sa bahay eh. 3,000, di ba? Sana. Lando! Pasensya ka na. Babayaran din naman kita eh. Pasensya na, wala kami ngayon kasi. Nay, sandali. Nay! Ano ba naman binastos ng gano'n yung nanay ko? Itinrato mo parang pulubi yung tao eh. Bakit hindi ba totoo? Napulubi siya? Siya at ang pamilya mo? Uy, para sila mga linta ah. Hindi na sila natigil ng kakahutot sa akin. Hindi abusado ang pamilya ko. Binabayaran ng nanay ang lahat ng utang niya sa'yo. At pag hindi, nagtatrabaho siya sa lupa mo, di ba? Kaya wala kang karapatan bastusin ang nanay ko ng ganun. Lando, nanay ko yun eh. Alam mo ba nung nag-iaya kang magpakasal, nagdalawang isip ako? Kasi hindi ko kayang babayaan yung pamilya ko. Pero nung sabi mo, okay lang. Tutulungan mo naman sila. May hangganan yung pangako na yung presi. Pabayaan mo yung pamilya mo. Dahil meron ka ng sariling pamilya na dapat unahin. At simula ngayon sa araw ito, wala na sila makakasahan sa atin. Naintindihan mo? Ano itong ginagawa mo, ha? Pinapahiya mo ba ako sa ibang tao? Nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko. Ayaw mo naman silang tulungan, di ba? Ako na lang ang tutulong sa kanila para hindi ka na maabala. Talagang uunahin mo pa yung pamilya mo kaysa sa sarili mong pamilya, ha? Paano na lang yung anak natin? Inaalagaan naman ng nanay si Patrick, ha? At saka hindi naman ito araw-araw, Lando. Minsan lang naman ang anihan. Hindi ko naman magagawa ang pabayaan ng anak ko. Pag sinabi kong hindi, hindi! Ka dito! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Ate! May problema ba? Lando, gusto ko sanang dito na lang patirahin si Agnes. Tayo na rin na magpaaral sa kanya. Hindi na kasi siya kayang pag-aralin ng nanay eh. Kung ayaw mo, ako na lang ang susuporta sa kanya. Pakiusap ko lang, baka pwedeng dito na lang natin siya patirahin.
Wala namang problema sa akin yun. Sige, tulungan ko siya. Salamat. Ang pagkupkop ni Lando kay Agnes ay tiningnan ko bilang pakikipag-ayos niya sa akin. Kaya kahit patuloy ang pagmamatigas niya sa pagtulong sa aking pamilya, lumambot na rin ang puso ko sa aking asawa. Dumaan pa ang 2 taon at nasundan ang aming anak. Ay, nako. Dalaga na hindi pa rin marunong mag-ayos ang sariling buhok. Ate, marunong ako. Hindi mo lang gusto yung mga ayos ko. Tsaka, hindi pa naman ako dalaga eh. Grade 6 pa lang ako eh. Nahuli ka lang kasing mag-aral. Pero 15 anyos ka na. Kailangan marunong ka nang mag-ayos ng sarili mo. Pero mas importante sa akin, yung makapagtapos ka ng pag-aaral mo ng maayos. Huwag mong kalilimutan yung pangarap natin, ha? Opo. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral ko, maghahanap ako ng magandang trabaho. Tapos, ikaw na iaalagaan ko. Promise yan, ha? Opo, promise. Saka pala. Agnes, oh. Mandagdag mo sa mga gamit mo sa eskwela, ha? Naku, maraming salamat po, Kuya Lando. Laki po nito. Paubos na rin po yung mga notebook ko, eh. Salamat po talaga. Bait-bait niyo po. Ate, pasok na ako, ha? Sige, muna ka na. Iyat ka. Sige po. Mag-ingat, ha? Opo, salamat po ulit. Tapos, ate, alam mo, pag sinusundo niya yung kapatid niya sa school, lagi akong kinukulit. Nakakainis! Kapatid, baka mo yan ang kaklase mo? Opo. Ano may gusto lang sa'yo? Sa akin? Wala mo, ate. Oo, oh, ayaw. Mamaya, malaman lamang kung papaligaw ka na, no? Kaya may boyfriend ka na, ha? Hindi, ate. Kasi, gagayahin kita. Pag nasa tamang edad na ako, tsaka pa lang papaligaw. Pero wala naman manliligaw sa akin, eh. Wala kang papaluin ng walis. Buti na lang, no, ate? Agnes, tara! Sama ka sa amin dun! Ate, sige na ako na dyan. Sandali lang, ha? Intayin niyo ako. Mag-ingat kayo dun sa ano, ha? Yung malalim na parte dun. Talaga, hindi ka na nagbago. Pura kalokohan. Ate, sorry na. Ayun ako sa'yo sa puso. Sorry na, ate. Sorry na. Kahit naman natakihin ka sa puso, papatawarin mo pa rin ako, di ba? Patawarin mo pa rin ako kasi di mo matitiis. Kasi ang cute ko. Oo na. Sige na, cute ka. Ate! Bakit di mo nalang sabihin kay Kuya Lando, ate? Papahiramin ka naman niya siguro ng pera eh. Maintindihan niya naman niya siguro kung sasabihin mo may sakit si nanay. Hindi na magbabago ang isip ng tungkol sa pagtulong kay nanay Agnes. Pero baka pag ikaw ang humingi ng pera, pumayag yun. Huwag mo na lang sabihin na para kay nanay yung pera. Ate, magsisinungaling ako? Ayoko sana ipagawa sa'yo, Agnes, pero wala naman ako maisip na ibang paraan. Sabihin mo na lang kailangan mo sa eskwela. May project kayo. Oo, yun na lang. Sabihin mo meron kayong project, tapos kailangan mo ng maraming materyales. Lulukoy mo ako? Talagang idadamay mo pa yung kapatid mo, ha? Ha? Sa pagsisinungaling mo? Ayos, ah. Lando, patawarin mo ko. Ayoko naman sana gawin sa'yo to, eh. Pero
Lando, kailangan lang talaga namin ng tulong. May sakit ang nanay. At alam namin pag sinabi namin sa'yo, baka hindi mo rin naman kami tulungan. Kaya naisip ko baka pwede na lang... Sinabi ko na sa'yo. Diba noon pa, sinabi ko na na wala maaasahan sa akin na tulong yung nanay mo o pamilya mo. Matagal na naman kami hindi humingi ng tulong sa'yo ah. Kaya ako nagtrabaho, diba? Para lang may maibigay sa kanila. Pero Lando, nagmamakaawa ako sa'yo kahit ngayon lang. Pagtapos nito, hindi na ulit ako hingi ng tulong sa'yo kahit kailan. Pero Lando, nagmamakaawa ako sa'yo. Sige na. Anong ginagawa ng mga kapatid mo? Bakit hindi sila gumawa ng paraan? Bakit ba ganyan nalang kalaki yung galit mo sa pamilya ko? Bakit ba ganyan ka nalang karamot? Huwag ka mag-alala, Lando. Balang araw, makakahanap ako ng sarili kong pera, magsisikap ako. Para kahit kailan hindi na ako hihingi sa'yo ng tulong. Talaga? Paano? Sa kakarampot mong kinikita? Ha? Sa gulayan? Ha? Isang kasamahan ko ang naghikayat sa aking magtrabaho sa Dubai. Inasikaso ko ang aking mga papeles sa tulong niya at sa tulong na rin ni Ninang Maria, na ninang namin ni Lando sa kasal. Sinikreto ko ang lahat ng ito kay Lando. Nang lumapit na ang araw ng pag-alis ko, hindi ko na maiwasang sabihin sa kanya ang totoo. 2 taon lang naman yung kontrata ko, Lando eh. Nagawa ko lang naman to para sa pamilya natin. Para sa kinabukasan nila na Paolo at Patrick. Alam ko marami tayo nasabing hindi magaganda sa isa't isa. Pero pagbalik ko, gusto ko sana ikaw pa rin ang asawa ko. Ang katuwang ko sa buhay. Yung pa rin naman ang gusto mo, di ba? Biniling ko na kay nanay na pagkatapos mo ng elementary, umalis ka na rito sa bahay. Bumalik ka sa kanya. O kaya umupa ka ng boarding house na malapit sa high school na papasukan mo, ha? Ate, alam ko titiisin mo na maiwalay ka na Patrick at Paula dahil sa amin. Ang bait-bait mo. Ang swerte namin sa'yo. Kaya kahit wala ka dito, gagawin ko lahat para na maging proud ka sa akin. Mabait ang naging amo ko na pangatlong asawa ng mayamang Muslim. Sinigurado kong regular akong nakakatawag sa aking mag-aama at pati na rin kay nanay at kay Agnes. Agnes, nakatawag na ako sa Kuya Lando mo at sa mga bata. Pati sa nanay, nakatawag na ako. Okay naman daw sila. Ikaw, kumusta ka dyan? Kumusta yung boarding house mo? Tsaka okay lang ba dyan sa roommate mo na hiram tayo ng hiram ng cellphone niya? Agnes, okay ka lang? Ate, may sasabihin kasi sana ako. Presi! Presi! Kanina ka pa hinahanap ng mga alaga mo. Sige, bababa na bilisan ako. Bilisan mo, ha? Diyan na.
Agnes, kailangan ko na ibabato eh. Ano ba yung sasabihin mo? Wala, ate. Hindi naman importante eh. Sige, kailangan ko na rin pumasok eh. Sige. Mag-ingat ka dyan, ha? Miss na kita. Sa kabila ng hirap ng pagiging malayo sa aking pamilya, masaya ako dahil akala ko maaayos ang lahat. Mabilis na dumaan ang 2 taon. Huwag makisuyo ulit sa kapatid ko. Pasensya ka na, ha? Ay, naku, ate. Pasensya na po. Eh, wala na po kasi ako sa boarding house, eh. Sige, salamat na lang. Ninang Maria, si Presi ho ito. Pasensya na ho kayo sa abala, Ninang, ha? Pero hingi ho sana ako ng pabor sa inyo, eh. 3 araw ko na ho kasi hindi nakokontak si Lando. Hindi ko alam kung bakit. Nakiusap ako kay Ninang Maria na puntahan si Lando, pati na rin si Agnes. Gusto kong masigurado na maayos ang lagay nila. Hindi ko maintindihan. Kung matagal nang hindi pumapasok si Agnes, eh. Bakit hindi sinasabi sa akin ng nanay? Eh, nung isang linggo lang magkausap kami dalawa. Hindi maganda yung kutob ko rito, eh. Ay, Presi, sa'yo yata to. Eh, text sa'yo. Tama to. Mm. Ay, si Lando. Anong sakit mo? At bakit sa ibang address ipapadala? Bakit hindi sa atin? Nelidja, pwede mo makitawag? Saglit sige. Lang ho. Sige. Presi? Ninang Maria, nag-text ho kasi si Lando sa akin. May sakit daw ho. Tapos humihingi ho ng pera, pero sa ibang address ho pinadadala eh. Wala na ho ba sila ng mga bata sa bahay namin? Ano ho ba talaga nangyayari? Meron ho ba akong hindi alam? Ninang Maria, parang awa niyo na ho. Sabihin niyo na ho sa akin kung ano nangyayari. Hindi ako mapakalirito eh. May kasama ka ba dyan? Oo. Pakibigay ang phone sa kanya. Sa kanya ko pa sasabihin. Bakit ho? Hindi ko naintindihan. Sige na, Presi. Pakibigay na ang phone sa kanya. Nay. Bakit? Kakausapin lang ako kayo eh. Hindi ko nga ako alam eh. Ito? Hello? Pasensya ka na pero ikaw nang bahalang magsabi kay Presi nito. Nag-aalala kasi ako na kung sa akin pa niya diretso marinig eh. Baka kung anong gawin niyang masama sa sarili niya. Yung kapatid niyang si Agnes, nagkaanak na. At ang ama ay ang asawa ni Presi na si Lando. Nagsasama na yung dalawa. Presi? Presi? Okay ka lang? Presi? Presi? Pakasama sila!
sinabing dadating ka? Sana sinundo ka namin, anak. Anak, nakausapin mo ko? Kausapin, Nay. Kayo, ba't di niya ako kinausap? Bakit hindi niyo sinabi sa akin niluloko na pala ako ni Agnes at Lando? Nay, buwan-buwan nagpapadala ako ng pera sa inyo. Kada ikalawang linggo, tumatawag ako sa inyo, Nay, pero wala kayong sinabi sa akin. Pinagmukha niyo akong tanga. Nay, mahal niyo ba ako? Ha? Oo, Nay, bakit niyo kinonsinta yung kagagahan ni Agnes, Nay? Bakit? Patawarin mo ako, anak. Sana maintindihan mo na mahirap din yung kalagayan ko. Anak ko si Agnes. Anak din kita. Naiipit ako sa pagitan ninyo. Eh, sinubukan ko rin naman pigilan si Agnes. Sinubukan ko rin bawiin siya kay Lando. Kaso, binantaan ako ng asawa mo. Sabi niya, papatayin daw niyo si Agnes para wala daw makinabang sa kanya. Eh, hindi ko na alam kung anong gagawin ko noon. Nay, sana tinawagan niyo ako, Nay! Sana pinaalam niyo sa akin, sana may nagawa ako! Natatakot kasi ako na baka mamaya kung anong gawin mo sa sarili mo kung nung nasa Dubai ka, kung nalaman mo kung ano yung totoo! Kayo. Anong ginawa niyo para tulungan ako? Wala. Wala kayong ginawa! Dahil pare-pareho kayo lahat kayo sinungaling! Ate, gusto nga sana namin habulin ni na Kuya Lito si Lando at Agnes sa South Cotabato eh. Pero madaming kamag-anak nun si Lando. Iba pa mga pulis. Kaya na duwag kayo! Ha? Mga duwag kayo! Sa sobrang duduwag ninyo, ni isa sa inyo, walang nagsabi sa akin! Mula noon, wala akong ibang inisip kundi kayo. Inuna ko kayo kaysa sa sarili ko. Naiintindihan niyo ba yun? Ang dami kong sinakripisyo para sa inyong lahat. Pero ito lang ang igagitin niyo sa akin, ha? Pagkakaisaan niyo lang ako? Lola, ano pong nangyayari? Patrick, anak! Anak ko! Patrick, si nanay, tinatandaan mo ba ako, ha? Laki-laki mo na, ha? Si nanay, ito natatandaan mo ako, ha? Nay, ay, nasa mo si Paula? Kasama ni na Agnes at saka ni Lando, lumaya sila papunta sa South Cotabato kagad eh. Eh, mabuti nga nasa amin yan si Patrick, kundi pati yan natangay nila eh. Plinano ko agad na kunin si Paula, kina Lando at Agnes. Pinuntahan ko ang address na itinext ni Lando sa akin noon. Nagpasama ako sa dalawa kong pinsan at pati na rin sa mga pulis sa takot na baka hindi ibigay ni Lando sa akin ang aking anak. Ate?
dali lang naman. Nasaan na si Patrick? Bakit pati naman si Paula? Aman din naman nila ako, may karapatan ako dyan. Lahat ng karapatan mo, tinanggal mo nung inasawa mo ni Nordibig ng kapatid. Baka gusto mong pabulis kita. Alam mo ba marami akong kasong pwede isang pa sa'yo? Ha? Pati! At para lang alam mo, kaya lang ako mulis. Kasi marambot ka sa pamilya ko. Gahamang ka sa pera. Ikaw ay naman may kasalanan eh. Umalis ka. Kaya ako naghanap ng iba. Ang sinisisi mo sa akin. Ako pang sinisisi mo sa kademonyohan mo! Baka gusto mong magpunta tayo sa pulis. Ikwento nating dalawa kung paano mo inasawang minor din at kong kapatid. Tira natin kung sino kakampi nila. Ate, balikan mo ako dito. Ate! 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 Anak? Nakita mo ba si Agnes? Kamusta na siya? Kung tinatanong niyo ho, eh kung masaya siya kasama ang asawa ko, sayang-saya ho siya. Nagawa pa ngang magdrama eh. May sinasabi pang sunduin ko raw siya, balikan ko raw siya doon, para namang maniniwala ako sa kanya. Kung sinabi niya yun, baka dapat siguro balikan mo siya. Nay, pinatulan ho niya yung asawa ko. Pinatulan niya yung asawa ko tapos gusto niyong sunduin ko siya? Hindi naman niya alam ang ginagawa niya eh. Na-impluensya lang siya ni Lando. Malamang may ginawa yung demonyong yung kaya nagkaganyan yung kapatid mo. Kasi nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman pabayaan ang kapatid mo. 17 anyos lang yun eh. Kung gusto mo, ako na lang huwag mong patawarin, pero huwag mo naman pabayaan ang kapatid mo. Kahit na anong mangyari, kapatid mo pa rin yun eh. Magkapatid kayo, Presley. Galit pa rin ako kay Agnes. Sobra pa rin akong nasasaktan. Pero pinakinggan ko ang Agnes, makiusap ni Nanay. Agnes, binalikan Agnes, ko. Agnes, huwag naman akong iwan. Agnes, pamilya na tayo, di ba? Tigilan mo na siya, Lando. Presley, wala ka palang ititira sa akin eh. Maawa ka naman sa akin, oh. Tama lang sa'yo yan, Lando. Tara na. Agnes. Agnes, huwag mo ako iwan. Agnes. Sinira niya ang buhay mo. Sinira niya tayo. Tapos magpapaiwan ka sa kanya? Dad. Kung ayaw mo sumama, hindi kita pipilitin. Ginawa ko lang to para kay nanay. Agnes! 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 Tumira uli kami sa iisang bubong ng aking kapatid, pero hindi na kami puno ng tawanan at pagmamahal. Napakahirap na para sa aking pakisamahan siya.
totoong isa, kumain ka na. Narinig mo ba ang nanay? Sabi ko kumain ka na, di ba? Ano kayo mo? Kumain ka, oh. Patrick, kain ka na. Tignan mo itong pinsan mo si Mian. Bait-bait, di ba? Magkapatid ba sila o magpinsan? Nakakalito kasi. Yan ang hirap kapag pinatulan mo yung asawa ng kapatid mo. Hindi ko ginusto yung nangyari sa amin ni Lando. Kung kakaalis mo palang papuntang Dubai, tinutukan niya ako ng baril isang gabi. Pinwersa niya yung sarili niya sa akin. Sinubukan ko lumaban. Pero malakas siya. Sinabi na huwag ka maingay. Pag nag-ingay ka, papapatayin mo si Patrick at saka si Paula. Man! Tapos hindi ako makapagsumbong. Kasi, sabi niya, papatayin niya daw kung sino pagsusumbungan ko. Ate, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Pero 15 anyos ka pa lang nun, Agnes. Nagkaroon ka ng 2 taon para humingi ng tulong at tumakas sa kanya. Pero ano ginawa mo? Lumayas ka ba? Sumuko ka sa gusto niya. Nang paulit-ulit. Kaya nga kayo nagkaanak, di ba? Ginusto mo na rin mga gusto niya, Agnes. Nagpakababoy ka na rin kasama niya. Diba naghahanap ka ng banana kayo noong isang araw? Ito, pinagluto kita. Hindi akong gutom. Ate. Ano bang gusto mong gawin ko? Iniwanan ko na siya. Patawad mo ako. Gusto mo ba lumot ako? Gusto mo ba lumot ako dito? Gusto mo magmakaawa ako sa'yo? Ate, gagawin ko yun. Gagawin ko lahat para lang mapatawad mo ako. Ate, patawaran mo na ako. Tignan mo yung kaartehan mo. Ate, tulungan na kita. Wala na rin naman akong ginagawa eh. Yun na kailangan. Hindi, ate. Okay lang talaga. Sinabi ko nang huwag na, di ba? O, di ba tigilan mo na ako?
naalala mo nun? Pupunta tayo dito. Ayaw mo rin ako patulungin maglaba. Kaya naglalaro na ako dito sa tubig. Sabi mo, huwag ako lumusong kasi malakas ang agos. Baka malunod ako. Tinamulat lang ako ng buto para kina Patrick. Akala ko... Mato ba tawarin mo na ako? Sa sandaling iyon, pinatawad ko na ang kapatid ko dahil tama si nanay. Pagbalibaligta rin man ang mundo, si Agnes pa rin ang kapatid ko na inaruga at minahal ko mula pagkabata. Tinuring nakapantay ng isang anak. Alam mo, akala ko nun sasabog na yung puso ko. Akala ko hindi nagagaan yung pakiramdam ko. Pero ngayon, okay na tayo. Okay na ako. Pwede na tayo magsimula ulit. Pero bakit malungkot ka pa rin, ha? Ate. Ate, mahal ko si Lando. Hindi. Hindi mo siya mahal. Yun lang ang akala mo dahil yun ang pinaniwala niya sa'yo. Binilog niya ang utak mo. At least pinagsamantalahan ka niya. Ate, pangit man ang simula namin. Naging mabait naman sa akin si Lando. Inalagaan niya ako. Minahal. Kaya natutunan ko na rin siya mahal. Agnes, Ate, hindi. Sana nga nabilog lang ang ulo ko. Pero ate, alam ko yung nararamdaman ko eh. At alam ko din na ito ang pinakamalaking kasalanan na pwede kong magawa sa'yo. Na mahalin ang asawa mo. Na kahit na nandito ako kasama niyo, siya ang iniisip ko. Iniisip ko kung ano yung lagay niya. Agnes, kung nagbabalak kang bumalik sa kanya, huwag. Nakikiusap ako, huwag. Agnes, tulungan kitang kalimutan siya. At balang araw makikita mo, hindi mo talaga minahal ang lalaki yun. Ha? Agnes, makinig ka sa akin. Kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na siya. Ate, may bibili lang ako sa palengke, ha? Isasama ko si Mian.
Eh, ba't isasama mo pa? Iwan mo na lang sa akin. Para hindi ka na mahirapan. Hindi, ate. Ayos lang. Kaya ko naman siya, eh. Sa susunod na pasukan, pag-aaralin ulit kita. Gusto kong ituloy mo ang buhay mong sinira niya. Mula nung bata pa ako, pinrotektahan mo na ako. Sa hirap ng buhay natin, sa iba mga bata, pati dyan sa ilog na yan. Sinasabi kong huwag kang lumusong. Kasi natatakot akong malunod ka. Agnes, natatakot ako ngayon. Natatakot akong malunod ka. Natatakot akong hindi ka maging masaya. Hindi mo na ako kailangang protektahan, ate. Hindi mo na kailangang kargayin yung bigat na yun. Pero gusto kong kargayin eh. Dahil kapatid kita. Ikaw nga ang baby na mulag ko, diba? Pagkatapos nito, wala kang kasalanan. Gusto ko, simula ngayon, sarili mo na ang alagaan mo. Si Patrick at si Paula, huwag ako. Kasi ate, mahal kita. Mahal na mahal kita, ate. Sana huwag mo kalimutan yun. Alam namin pareho ni Agnes na hindi na siya babalik pagkatapos noon. Tuluyan na siyang sumama kay Lando. Aaminin kong masakit para sa akin ang naging desisyon niya. Pero mahal ko ang kapatid ko, kaya pinalaya ko na siya. Hindi ko na nakita si Agnes mula noon. Pero hanggang ngayon, ay ipinagdarasal kong masaya siya, nasaan man siya naroroon. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Presi. Nang malampasan ni na Presi at Agnes ang kanilang pinagdaanan, ito ay patunay ng malalim na koneksyon nila bilang magkapatid. Isang malalim at matibay na pagmamahal lamang ang kayang magpatawad ng napakalaking kasalanan at kayang magpalaya ng minamahal kahit gaano pa ito kasakit. Hindi ito isang karanasang gugustuhin natin sa kanino man. Pero kung mangyari man ito sa kahit sino sa atin, naway kayanin natin itong harapin ng may tibay at laki ng puso na tulad ng pinakita ni Presi. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.